Yun. So, good morning, mga katropa. Dito, meron tayong laro ang tilapia. Tilapiang green na may sugat, kaya may bandage. Yan. Bulag yata yung tilapia natin. At abnormal, bakit green? So, shout out angelspizza.com. Salamat sa magandang karton. Paglalagay natin ng gagawin natin working table natin. So ngayon, tayo na ayusin ko. Seconds na like tayo. Tignan nyo rin yan. Mga atis. Atis seedling. Ngayon, ito lobat. Lobat to. AAA battery. So sigurong tataka kayo bakit meron tayong multi-tester dito. Ito lobat to. Magcha-charge tayo ngayon ng battery. Ayan, battery, laruan ng bata na AA, cha-charge natin yan dito sa ating 12 volts battery ng sasakyan. So bago ko simulan, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe sa akin channel, tapos pindutin nyo yung notification bell, pindutin nyo yung all para lahat ng video ko maging updated kayo sa mga gaya nitong video na to. At sama-sama tayo sa channel na to. So, yun ang pinaka-topic natin. Paano mag-charge ng battery AA? Ito, naka-tape pa dito sa ating 12-volt battery. So, tatanggalin ko muna to, itong tape na to. Yan. May mata pala yung isda. Nakabalot yung mata niya kanina. Siguro, nagpo-opera ng mata ito. Tapos, tanggal natin yung battery. Yan. Uy! Tanggal. Tatlong AAA na King Ever. King Ever murahing battery, mabilis malobat. Battery na to ay AA, 1.5 volts, carbon battery. So, ang sinasabi nila, hindi pwedeng i-charge to. Ayan. Do not improperly charge or dispose of in fire. Battery may explode or leak. So, sabi nila, hindi pwedeng charge to. Pero ang ginagawa ko dito, sina-charge ko itong mga 1.5 AA battery na to sa 12.5 1SM na battery. Minsan sa battery ng motor basta 12 volts any. So ayaw sumin dito. Meron tayong tester dito para subukan ang voltage nito. Para alam natin na hindi tayo naglolokohan. So paano ba to? Paano ko ba ito hawakan? Na hindi ako... Sandali lang. Pupwesto muna ako. So, okay. Pwesto tayo dito. Sa sahig. Sahig. Mga bato-bato. So, dito tayo sa labas. Paano ba to? Kikita nyo ba? Yan. Yan naman pala eh. So, ayan natin yan. Sukatin natin ang voltage niyan para hindi tayo naglulukuan. So, alam natin na 12 volts yan. Negative. Huwag natin hawakan para hindi siya naka-apekto. Itong dalawa, tago natin yan. Wait lang. Nalulukot-lukot. So, itong battery na yan, testing natin. Kita nyo ba? So, itong cellphone ko pala nakahipit sa aking hita. So, pagbigyan nyo na ako kung medyo magulo. Kasi wala akong tripod. Yan. Huwag natin hawakan. 1.1. 1.136. 1.137. Ito isa. Walang cut-cut ito. Yun. So ito yung lobat. 0.03. Ito yung walang laman. 0.03. So, isa-isa natin yan mamaya. Yan, alam natin walang laman yan. Ito ulit yung isa. So, tandaan nyo yan, ha? 0.03. Ito, wala rin. 0.026. So, dalawa. Yung below 1. Kita nyo ba? Ano yung hita ko? Nahirapan ako. So, dalawa yung walang charge. Ito. Tapos ito, medyo malakas. So, ito, nakita nyo. Unahin natin to. Unahin natin itong
0.026 volts. 0.026 volts yan. So, problema natin, paano natin kakabit to doon sa battery. So, babalikan kayo, kukuha muna ako ng clip. Tapos, shout out angelspizza.com.ph. Balikan ko kayo. Fight. Okay. Meron tayo ditong test light ng sasakyan. Lumang test light pero hindi ko ito ginagamit. So testing muna yan. Check natin sa ground kung umiilaw. Yun, umiilaw siya. Ibig sabihin, good yung wire. Ang kailangan ko lang, ito lang. At hindi ko ito puputulin. Ano ba to? Positive ba to? Subukan natin kung mag-spark to. Uy, positive nga. Positive. So, hindi ko rin tatanggalin. Ito na lang gagamitin ko. Okay. Sukatin natin ulit. Para walang lokohan. Pailawin natin yan. Yan. Walang lokohan. 0.0. Nakita nyo ba? Yan. 0.026 volt. So, i-charge natin yan. Paano natin i-charge yan? So, naka-ground tayo. Eh, naikot. Makakainis. So, ulitin natin. Hindi ko napansin. Ulitin natin to. Medyo marami. Kasi, nandito sa labas. Makalat pala, makalat. Ang aking working table. 0.026 yan. Kunan laman. So, charge natin yan. Ito, itong wire na to, negative. Lalagay natin sa negative side. At yung positive, itatouch natin dito sa positive. So, okay. Positive, positive. Negative, negative. Walang cut-cut ito. Diretso na to. Touch lang. Kasi 12 volts yan, malakas. Versus 1.5. 12 volts versus 1.5 volts. Mag-equalize yan. Mag-equalize nila yan. Kaya macha-charge yan. Pilit papasok, pilit tatalunin ng 12 volts yung 1.5, papasok yan sa battery. So, touch lang, touch. Iinit yan, kaya yung kamay nyo, ayan, wala, kita nyo yung terminal sa kabila, nakadikit yan. Iinit yan, kaya touch lang. Bitawan nyo na kaagad. 1, 2, 3. Kita ba nag-spark? 4, 5. Yan, umiinit na, nararamdaman ko na. So, ayan, tignan nyo, hindi ko pagpapalitin yan. Ayan pa rin yung battery ko. Ito yung dalawa, ito yung isa. So, nakalimang touch tayo, 5. Sukat. Sukatin natin yan, 5. 0. 0. Yun, tumas na. So, kulang pa. Ang double A na to ay dapat 1.5 volts pag full charge siya. So ulit-ulitin natin. So from 0.0226 ba yun? 0.026 ngayon 0.3 na siya. So ulitin natin. Ang dating ginagawa ko ay yung energizer 5 seconds. 5 seconds pero sobrang init nun. Kaya ito touch-touch lang. Gawin natin 3 seconds. Wait lang. Focus. 1, 2, 3. Yun, mainit. 1, 2, 3. Mainit. So, dahan-dahan natin. Para hindi siya mainit. Hindi tayo mapapasok. Yan, 1.3. Malapit na siya ma-full charge. Ang gusto natin dyan ay 1.5 volts. 1.5 volts yan. Based sa kanyang specs, 1.5 volts. So, ulit, negative to negative, mainit, mainit, another 3 seconds. One, two, three. So, mabilis lang, hindi siya actually 3 seconds. So, mabilis lang, mainit sa kamay. So, sukatin ulit natin yan. Pagpasensyaan nyo na. Kasi,
hita, nakadikit sa hita ko yung cellphone. Wala akong tripod. So, ito na siya ulit. 1.3 pa din. So, ipu-full charge natin yan. Medyo hirap tayo kasi wala tayong pang-control. 12 volts versus 1.5. So, pag iniwanan natin yan. Pag iniwanan natin yan. Ano siya? Ba't bumabagsakabol tayo? Nag-stable-able tayo. So, may kinalaman siguro ito sa temperature. Pag lumalamig, bumabagsak yung voltae. So, palamigin muna natin ito, tapos susukatin natin mamaya. Huh! Mainit. Mainit siya. So, ito namang isa. Para alam natin, hindi tayo naglulukuan. Yan. 0.024. So, dating gawi, yung ito, palalamigin mo natin ito, tapos kuha na natin ang voltae. Ito, charge natin siya ulit. Ang voltae niyan, 0.024. Kaya, akit natin, or didikit natin dito sa 1.5 volts. So, dating gawi, ito, negative, sa negative, tapos yung positive niyan, papunta sa positive. So, 6 seconds, at 5 lang. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 seconds, bigla uminit. Uminit siya na uminit. Sukatin natin. 0.024. So, 0.024. Ilan ang volt tayo ngayon? Yan. 0.1, 0.8. So, malapit na siya sa 1. So, pindutin ulit natin siya. Mainit. Yan. 1, 2, 3, 4. So, mainit. Umiinit yung battery. Yan. 1.3 na siya. So, na-charge na siya. So, obserbahan natin. Obserbahan natin ang voltae. Yan, bumabagsak. Siguro may kinalaman yan sa init. So, papalamigin yun muna natin to. So, atin ito isa. 1.1. Yan, stable siya. So, talagang may kinalaman siya sa temperature, no? Bumabagsak pa kasi medyo mainit pa. Dapat pala dito pinapainit. First time ko din gagawin to na may kasama akong voltmeter. Yan, 1.1. First time kong gawin ito na may kasama akong voltmeter. Kaya ngayon ko lang ma-obserbahan itong performance nila. Yan, yan, bumagsak na. Ayun na, 1 point something yan eh. So, palamigin muna natin yan. Gawin natin din sa kabila. Ito, alam ko mataas, 1 point. Yan, 1.142 siya. Hindi siya mainit. So, charge natin yan. Negative sa negative. Positive sa positive. Ganyan lang. Estimate nyo lang. Pakiramdaman nyo kung init. Yan, umiinit na siya. Yan, umiinit na lang umiinit. Tapos, yan. Pwede natin sasukatin. Oh, makalat tong table ko. Yan, 1.5 na siya. Full charge na to. Full charge na yan, pero mainit. So, palamigin muna natin. Full charge na siya. Yan, 1.4. Bumabagsak ng bumabagsak ng bumabagsak. So, ibig sabihin, ito mga mabababang kita nyo naman siguro na mabababa yan. Kanina, yan. Tumaas na sila ngayon. So, uulitin ko lang to. Charge palamig hanggat maabot ko yung 1.5 na rated nito, tapos okay na yun pag nag-stable na siya ngayon kasi mainit siya. So naapektuhan yung reading natin. So muli, hindi ko na kasi mahawakan tong cellphone ko. Muli, inaanyahan ko kayo mag-subscribe sa akin channel at mag-like sa
video na to, mag-comment kayo kung ano mga gusto nyo sabihin dyan sa comment section para aware din ako sa mga idea nyo. So tatapusin ko na to, basta ganun lang yung cycle natin, charge palamig, tapos hanggang maabot natin yung 1.5, huwag nyong i-overcharge to. Yan, may silang tatlo. So thank you very much, shout out King Ever, sobrang bilis malobat ng battery nyo. Shout out Angel's Pizza at shout out sa tilapia yung nagpo-opera ng mata. Thank you very much.